Hey guys! So welcome once again dito sa ating channel. Ito nga ang channel ng mga freelance graphic artists. Pero right now nga, ito nga, yung portion natin na to sa channel natin, we usually invite yung mga kapwa artists natin, mga kaibigan natin artists, mga kakilala din natin ng artists. Pero right now, hindi ko alam kung medyo excited ako or kinakabahan ako kasi medyo pag-uusapan natin dito yung regarding doon sa art style niya, sa specific art style niya. Okay, so hindi ko nababanggitin yon. Gusto ko siya na yung magkwento nun sa atin, okay? Pero maganda, eto magaling din itong artist na kasama natin ngayon. So let us all welcome Ian! Woohoo! Woohoo! Hello guys, I'm Ian CB, aka Wicked Thoughts. Yon, Five years freelance, illustrator, cartoonist. Ngayon, nasa company na. So, hindi na siya freelance. Hindi na freelance, okay. So, siguro magandang simulang pag-usapan natin. Paano ba nagsimula si Ian papunta sa Wicked Thought? Kumbaga, kasi I think alam ko yung Wicked Thought is that yung parang brand mo na, di ba? Yung na-establish mo na pag sinabing Wicked Thought, kay Ian Sim yun. Sa kanya yon, alam ng mga tao yon, alam ng mga ibang artist yun. Pero paano ba nag-start si Ian? Paano na-establish siya yun na illustrator pala ako? Can you please give us a short or brief background lang paano nag-start lahat? Since elementary kasi, mahilig na ako mag-draw. Mm-hmm. Masali sa contest. Tapos, siguro sa bloodline din kasi yung father tsaka kuya ko, ayun, marunong din mag-drawing. Okay. Tatay mo at kuya mo, so mahilig, mahilig din siya. Pero sila ba nandoon din sa same career na sa'yo? Wala. Ah, hindi. Bale, ako lang yung nag-pursue ng ganito. Tapos nung college days, kasi hindi ako nakatapos eh. Okay. Pumasok ako sa isang, parang tropa lang yun eh. Tapos pumasok ako sa shop nila, doon. Na nakilala ko si Photoshop. Tapos yung pinsan ko that time nasa pad sites naman siya nagtatrabaho. So dun sa bahay nila nakita ko yung illustrator. Ayun, nagpaturo ako. Tapos way back nung anong taon ba yun? Basta pagbalik ko sa province kasi yun eh. Tapos pagbalik ko rito sa Manila, nag-aral ako nung sa testa ng graphic design. Mm-hmm. Tapos after nun, ayun, pumasok na ako sa mga shop. Siguro 2 years? Pumasok ka sa mga shop? Anong shop? Yung mga printing shop. Mga, printing? Oo. Okay. Yung mga dyan lang sa tabi-tabi. Ah. Printing shop. Oo. Yun. Tapos ilang years yata? 2 years? Or one lang mahigit? Mm-hmm. Ayun, ako ng freelance. Sumabak ako sa freelance. Kasi may nakilala ako ng isang kliyente namin sa printing shop. Yun yung nag-alok. So, doon ako nag-start na freelance na. So, siguro balikan natin yung kwento mo, Ian. For the sake of our viewers, kasi baka meron tayong viewer ngayon na nanonood na, halimbawa, kinapos sila or hindi nila kaya mag-aral, na parang nade-depress na sila na wala na, hindi ko na kaya kasi hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Yung sa'yo ba, high school or college? College yun. Okay. Kasi HRM yun eh, kinukuha ko na. Okay, HRM. Ang layo. Okay. Oo, tapos, kasi yun eh, HRM. Tapos, ayun, nawili ako sa banda. Okay. Nagbabanda ako dati. Oh. Ayun, di natatapos. Kasi nauwi sa jamming na lang, no? May mga session parate. Oo. So, imbis na magtiklop ng kama, gitara. That time, kumikita rin naman sa banda. Kaya yun. May income na rin na pumapasok. Kaya mainganyo. Okay. So, then from there, nakita mo na hindi ka nakatapos, pero hindi ka na-stop doon. Di ba? Tama ba? Kasi based doon sa kwento mo, kahit na hindi ka nga nakatapos, it didn't stop you na makakuha din ng work kahit pa paano. Sabi mo nga, at least makapag-apply at makapag-trabaho kahit yung mga printing dyan sa tabi-tabi lang. So, hindi siya naging hindrance sa'yo. Hindi naman. Hindi. Tapos, Simula nung nagka-pamilya din ako, doon din nag-start yung mindset ko na kailangan ko kumita eh. Kasi may anak na ako, may bubuhayan ako eh. Kumbaga, may responsibility ka na rin kaagad. Oo. Okay. Pero nung nagka-family ka ba, sinabay mo yun doon sa TESDA mo?
Hindi. After ng test na yun, tsaka ako nagka-family na. Ah, okay. Oo. So, nag-test na ka para sa family. Joke lang, joke lang. Actually, ano bang, actually si Mrs. doon ko nakilala. Sabi na eh, sabi ko na. Pero anong kinuha mo? Anong serious note? Anong kinuha mo sa Tesla naman? HRM din? Graphic. Hindi, graphic design. So, doon na yung graphic design. Ang target ko lang nun, makakuha nung parang certificate para maka-apply. Ayun, so yun yung ginamit. Gusto kong ma-share mo rin yun dun sa mga viewers natin ngayon kasi ito usual din ang tinatanong. Parang issue to sa kanila na kailangan po ba nung certificate? Kailangan po ba nung ganyan? Can you please explain naman yung view mo regarding that? Kasi ikaw, parang sinabi mo sarili mo, at least makakuha man lang ako ng certificate. Yung sa akin kasi, ang target ko talaga dati, pumasok ng company agad. Okay. Eh since ano, after nung nakakuha ng certificate, sinubukan mag-apply, hindi tinatanggap kasi wala pa akong tawag nun, experience. So kahit certificate ka na, kaya, kahit test na, nakapasa ka na sa test na? Oo, kasi di ba yung ibang company nga, ang hinahanap, college graduate, mga ganun. Oo, college graduate. So doon ako na ano, doon ako bumagsak. So, no choice, edi dito muna lang ako muna sa print, mga printing shop mag-start. So yung kahit meron ka na palang certificate, mahihirapan pa rin pumasok sa mga company kasi sa term mo, no, college graduate talaga ang inaanap nila. Pero depende siguro sa ina-applyan mo. Kasi yung sa akin, tinatanong din kung ilang months or years yung kinuha sa yun nga sa test ako. Eh yung sa akin, ano lang yun eh. Months lang yun eh. Kaya dun siguro kaya hindi ako natanggap. Oh, I see. Mm-hmm. So may factor din pala talaga yun. Oo. Oh, pero sabi mo nga, siguro depende rin nga sa company. Kasi depende. Ano eh, kasi parang gusto ko lang din ma-encourage yung mga newbie artists natin na wala talagang pang full college degree na pinili or yung choice lang talaga nila is magkaroon ng test at certificate. So siguro mas i-fine lang nila yung paghahanap ng trabaho kasi kumbaga pag may college degree ka mas marami kang choices pero pag test at certificate lang mas konti. Pero meron at meron din naman siguro. Oh, meron pa rin naman. Okay. Siguro hindi lang ako pinalad na makapasok sa ganun nung time na yun. Okay. So sige, since sinabi mo hindi ka pinalad is that right now kasi from there nagsimula ka na then parang na mas na-enhance mo na yung skill mo, doon mo na ba nasimulan yung Wicked Thought mo na branding? Hindi pa. Dito na sa nung nag-start na ako ng freelance. So ayun, gawa lang ako ng gawa. Eh yun dati yung mga ginagawa ko nung nag-start ako, mga pambata na design. Di ba nagkausap pa tayo dati in sa pad site. So ayun. Oo, doon ako nag-start. So, mga pambata. Tapos, parang kahit naman sino, ma-feel na ano eh. Parang nakakasawa yung ganito. Yung ganito lang lagi ginagawa. So, ayun. Gumawa ako na gumawa. Hanggang sa nakakuha din ako ng mga sideline sa mga freelance na client. Local. Doon ko na start si Wicked Thoughts. Bakit ba Wicked Thoughts? Ano bang behind doon sa Wicked Thoughts? Hindi ko rin alam eh. Parang yeah, napakagandang sagot. Maraming mga kababayan. Oo, hindi ko rin alam. Pero ano bang meron? Ano bang meron sa Wicked Thoughts? Basta Wicked Thoughts, bahala na kayo. Joke lang. Ano mga design? Ano bang mga ano? More on ano ako eh. Horror, grudge, mga parang more on ano talaga, dark eh. Dark ako eh, dark. So dark ang mga theme ko. Oh, okay. Pero paano ka ba nag-start? Kasi usually rin pag nakikita ko yung mga post, yung lupit mong post na nakita ko rin ha, nagbago na yung parang style mo pagdating sa mga pag-render ng mga kulay. Napansin ko rin yun. Pero still palupit pa rin. Pero may story ba behind yun kung bakit nahilig ka sa mga klaseng tema, yung sinasabi nga nilang dibil-dibil daw. Siguro sa ano, dahil sa music genre na gusto ko, nahilig ko. Mahilig kasi ako sa metal, rock, mga grudge, mga ganap, hardcore. So,
eh yun din yung pinapatugtog ko habang gumagawa ako ng design. So, so yun talaga influence mo? Oo, influence ko talaga yun. Tapos until na, ayun, late kasi ako naka ano, ng Instagram. Doon nakita ko yung mga Indonesian artist na halos same lang din sa galawan ko. Mm-hmm. Doon lalo nag-perso na gawin yung gano'n na style. Kumbaga, ito na yung style na gusto mo, ganito yung gusto. Ah, okay. So, hindi siya dahil ano, kasi usually may mga artist na kadalasan may mga ganun yung specific ng client nila, kaya ito yung result nila. Pero kay Ian, sa dark, sa ano, Wicked Thoughts kasi parang ako yung gumawa, bali silbi ng ano eh, ng signature ko eh. Na, clients, ganito yung ginagawa ko. Parang doon yung ano eh, doon yung punto ko eh. And then from there, yung pinakita mo kung ano yung art style mo, doon na, yung client na lang ang na-attract sa'yo. Mm-hmm. Other way sila around. Sila nalang lumalapit. Oo, kasi yung iba nga, kung ano yung gusto ng client, yun ang binibigay nila. So, that's why may client sila. Pero sa'yo, ito yung ibibigay ko, tapos sila yung na-attract dun sa art style mo. Mm-hmm. Oh, nice. Question lang, hindi ba nagkaka-issue since dibil-dibil nga yung design mo? Hindi ba naka-question minsan ng mga ibang client or something na masyado namang ano yung mga design mo, kaya mo ba yung mga ibang designer, ganito ganyan? Or so far, baka iniisip mo yung client ako, na hindi niya kaya kasi ito lang ang kaya niya. Ganun yun na yung naging isip nila sa'yo. Oo, oh, may ganun na client na inquiry minsan. How do you handle mga ganun? Pag ganun, sabi ko, kung hindi niyo trip yung style ko, pwede naman maghanap muna kayo sa iba. Mm-hmm. Eh so far yung iba rin naman bumabalik din sa akin. Oo. Gugulat na lang din ako, babalik. Tapos ayun, tatanong kung kaya ko ba yung ganito. As long na ano, nagkakaintindihan kami na style ko yung gagawin, pero yung concept niya yung gusto. Uh-huh. Okay lang sa akin. Basta yung style andun sa akin. Pero linawin lang natin, no, Ian, no? Kasi right now, baka may mga viewers tayo na may isipin nila, talagang dibil-dibil lang yung design ni Ian. Hindi kaya gumawa. So, linawin lang natin, kaya mo rin naman gumawa ng iba pang, kumbaga, ibang tema, di ba? Yung sa page ko kasi, may kita naman. Hindi naman siya more on, puro skull lang, puro dibil-dibil. May ano rin, may ibang ano rin, character subject na nandun. Oh. Kaya lang, yung style lang talaga, mapapaisip ka na ano eh, na dark lang talaga yung ginagawa ko. Kaya minsan binabawi ko sa kulay, yun sa pag-render. Okay. So, you think ba yan parang mas secure ka kung if you stay doon sa tema mo na ganyan? Kasi ito lang, may mga ibang artist kasi, sinasabi nila na, hindi, kailangan versatile ako, kailangan yung art style ko, kaya ko yun at kaya ko yan. Ano naman view mo doon? Kasi ikaw, may sarili ka na signature. Yung signature art style naman, okay lang naman. Kaya lang sa panahon ngayon, kailangan kasi natin kumita. Mm-hmm. Eh, so far, kailangan mo talaga maging flexible ng art style. Mm-hmm. Yun yung para sa akin. Eh, gumagawa naman ng ibang art style din. Kaya lang, yung pinopost ko lang talaga, yung art style ko lang talaga. Mm. So, I think mas magandang okay lang maging versatile artist ka, sumubo ka ng mga ibang art style, at least natututo ka rin ng iba. But still, at least, you hold on doon sa pinaka-core na gusto mo talaga. Sa pinaka-core thing na talagang, ito kasi ako eh, I can do that, pero hindi mawawala sa akin na ito pa rin yung iba kong gagawin. Parang ganun. Kung nasan yung puso mo, doon ka. Parang ganun. Anong nasa puso mo, doon mo. Pero kailangan mo ng pera. Kailangan mo mag-shift. Okay. Alam mo, pilitin mo na yung art style mo, ayaw ng kliyente. Kumbaga, matuto talaga diba? Mag-adapt kung ano yung meron available. Mm-hmm. Mag-a-adapt at mag-a-adapt. Oh, kasi, kalimbawa, children's coloring book ang lumapit sa'yo. Pang children, di ba? Tapos, alam ka naman, bigyan natin sila ng bungo. Alam mo, maging... Anong bigyan ko ng grungy lines yan? Bigyan mo na may mga sungay, di ba? Yung pony nila, may sungay na. Yung teddy bear nila, may mga kalahati lang yung katawan. Anyway, yung aso laging galit. May mga yung kadena. Yung aso laging galit ang dinudlog. May mga kadena, may mga ano, ano ba to? Tawag doon? Five fingers na dahon, di ba? Yung mga ganyan.
May mga tahan. Anyway, speaking of children's book. Wag yan. May pideya tayo. Speaking of children's book, nabanggit mo kanina, before full-time freelance ka. And then right now, full-time ka naman sa isang company. So, ano ang ginagawa mo mga art style naman dito sa company na to? Mostly, coloring book. So, ang team ng coloring book na hawak ko is horror. So, pasok na pasok lagi sa abangan ng style ko. Oo, swak na swak eh. Parang talagang sinabi ng Destiny, hindi, kay Ian to. Parang, halimbawa, yung client na yung lalapit sa akin, hindi kay PJ yan, kay Ian yan, kasi mga horror yan. Nag-post na nga ako one time na sana bigyan na ako ng boss ko ng mga team na pang mababait. Talagang ayaw eh. Talagang doon na ako binibigay. So, speaking of full-time ka na dyan, hindi ka ba nahirapan or what made you choose yung passing decision na dati full-time ako, hawak ko yung oras ko, pero right now, nag-full-time sa company naman ako. Sa ngayon, so far, sobrang sobrang luwag ng time namin. Kasi wala naman kaming hindi naman kami remote na ganitong oras papasok, ganitong oras out. Nasa sa amin. Basta matapos lang yung task weekly. Yun lang yung sa amin. Kumbaga, nakadepende sa deliverables. Pag na-deliver mo na tong task mo na to, then you're good. Parang ganyan. But, at least full-time ka. Pag sinabi natin full-time, is that regular ka dyan na binabato. Hindi, yan, ito pa, gagawin mo yan. Ito, gagawin mo. Hindi kayo nakaabang na tapos na ako dito, meron pa kayang kasunod. Kasi minsan, yung iba, ganun ang iniisip. Sa amin, talagang weekly yung task. So, kung ano yung bibigay sa'yo ng ngayong week, kung maaga mo siya matapos, good luck. Ang aga nung panhinga mo. Pero pag hindi mo, pero pag antagal mo natapos, sorry. Parang ganun lang sa'yo. Yung bayad din sa inyo, per project pa rin or hindi? Parang akin siya katapusan na lumalabas. Monthly. Monthly siya. Pero doon naka-base sa productivity nyo or hindi? Talagang fixed pa rin? Fixed pa rin. Naka-fix naman. Kung ano yung... kung ano napag-usapan nyo. Napakaluwag talaga. Hindi siya naka-base na. And then, nakatatlong libro po ako ngayon, sir. So, kailangan mas malaki yung sa akin. Hindi. Naka-fix lang siya. Kasi weekly task lang naman yung sa amin. Hindi naman siya nagdadagdag. Kunwari, maaga mo natapos this week yung task. Hindi siya nagdadagdag. So, hindi mahigpit sa load ng trabaho, hindi rin mahigpit sa time. And monthly yung sweldo na naka-fix na, 'di ba? So lahat tayo guys, sabay-sabay tayo magsabi ng sana all. Sana nga. Well, anyway, kumbaga looking back lang dun iyan sa journey mo. Kakanta ba ako? Hindi. Pwede pa tayo background music sa kita. Medyo mas emotive, 'di ba? Hindi, pero at least na-appreciate ko lang 'yon. Na hindi naging hindrance nga sa'yo na hindi naman ako graduate. Kasi alam mo, yun usually minsan ang medyo nalulungkot din ako pag nakakabasa ako ng post ng mga baguhan natin na artist na hindi nga po kasi ako graduate, wala po akong pampaaral, so wala akong college degree. Pero looking back dun nga sa journey mo, hindi ka nag-stop dun, tinuloy mo lang, kumbaga, and then look at you now, di ba? Parang monthly sahod. Tapos hindi maluwag yung workload, hindi maluwag yung time. Hindi ba? So, kaya yung mga viewers natin ngayon dyan, huwag nyo talagang isipin, huwag nyo i-block yung sarili ninyo na hanggang ito lang yung kaya ko. Kasi wala, hindi ko naman kaya doon. Ikaw lang naman na makakapagsabi noon sa sarili mo. Hindi naman ako, hindi naman si Ian kasi yung makanya-kanya tayong buhay. Pero kung sasabi mo sa sarili mo na kaya mo talaga, ipurso mo. Whether may diploma ka, may certificate kang hinahawakan, or nadoon ka pa lang sa specific journey na yon, ituloy mo lang. Tsaka tsaka iba-iba naman yung hassle nating mga artists eh. May malay mo yung ginagalawa mong path ngayon, tapos hindi mabisa. Baka nasa ibang path yung kung saan ka kikita. Parang ganun lang yun. Correct. Ikaw ba sa iyo ba, Ian, naisip mo ba yan na ito ako. Ito talaga yung design ko, yung dibil-dibil. Dito ako makikilala. Dati ba, ganun ang inisip mo? Hindi. Dati nung wala pa si Wicked Thoughts, talagang lang ako eh. Focus ako dun sa ibang style eh.
Tapos nung andyan na si Wicked Thoughts, parang minamarket ko na lang yung sarili ko na ano eh, hello, ganito yung ginagawa ko. Pansinin niyo ako, parang ganun lang. Pero pag may dumadating kasing kliyente na magtatanong, syempre kung kaya mo ba yung ganitong style. Kung alam mo naman na kaya mo, pero as long na hindi ka nakasagasa ng ibang artist din, kunin mo. Pero kung feeling mo makakasagasa ka, pwede mo naman kausapin yung mismong artist din. Paalam mo. Para hindi magka-conflict. Sabihin mo lang, pre, sagasaan kita. Ganun. Oo. Kunwari. Kunwari, si... Pwede mag-name. Sige lang. Shoutout natin yan. Kunwari, si Rest. Pre, sagasaan ko muna yung style mo. Parang ganun. Talaga si Chester parang ganun. Talaga siya pa yung naisip mo. Love you, pre. Okay. Malamang yan, malamang yan. Sasagot yan si Lester sa'yo. Yun. Anyway, ayun lang, nakakatuwa lang. Kasi parang before kasi, no, may parang stigma na pag sinabi natin na ay, dark yung tema na gusto niya or mga dibil-dibil nga style. Mm-hmm. Parang nagkakaroon ng stigma na ay, masamang tao yan. Or hindi yan parang ganun eh, no? Ay, or. Oo. Nangyari na ba sa'yo na naging ganun yung ano nila? Perspective nila sa'yo? Meron ano, one time may nag-inquire. Eh, ang pinapagawa, mga religious. Okay. Teka, paano siya napunta sa sa'yo kung ganun yung art style mo? Ewan ko, may nag-refer lang siguro. Okay, okay. Pag-check na sa ano, pass po muna, sir. Sabay ganun eh. Oh, my. Malamang yung pinatawas yung ano niya, no? Pinatawas yung laptop niya, yung mga nakita niya dun sa portfolio mo. Sabi na, ko naman. Nasa isip ko, nagkasala yung mata niya tuloy. So may mga ganun pa rin pala talaga, no? Pero at least, no? At least sila na yung umayaw. Hindi mo na pinilit yung sarili mo. Hindi siya, kaya natin yan. Ganun. Minsan kasi pag ganun, ayokong pilitin yung kliyente na sa akin magpagawa. Mm-hmm. Kasi ang mangyayari niyan, habang nasa project kayo, magtatagal kayo dahil sa ano eh, changes revision. Ng mga ano, revisions. Kasi nga hindi ganoon yung art style na hinahanap niyo. Mm-hmm. Nangyari na rin sa akin yan before, parang naghihikaos din ako nung time na yun eh. So kailangan ko. So talagang pinilit ko. Sabi ko, hindi po, sir, kaya natin yan. Sige, sabihin niyo lang ang papagawa niyo sa akin. Tapos ano, although kaya ko naman, pero yung ano niya eh, kumbaga, meron siyang specific na gusto na hindi niya ma-express kung paano niya sasabihin sa akin. Eh sa ating mga artist, pag hindi nila nasabi yung pinakagusto nila, parang ano lang tayo niyan, hit and miss lang tayo. Gagawa natin ng A, ayaw nila, gagawa mo ng B, hindi pala yun, gagawa mo ng C, may iba pa palang gusto. So nakakapagod, napagod na rin ako na parang minsan sinabi ko na lang na sige, kung ayaw mong bayaran to, wag na lang. Okay na lang. Kasi minsan nga, sisenda mo pa ng mga sample peg, ganito po ba? Ito po ba? Tapos wala pa rin doon. Sana nga, mapapaisip ka na lang eh. Sana nga, kung doon pa lang, sinabi niya na, ay hindi yan. Eh, yung iba ko nakukuha, umuoo. Sinasabi, ito yung gusto ko. And then, parang, ito lang, lately lang, kwento ko na lang din dito. Meron ako lately lang, children's book din. Actually, in-invite niya ako. Magpasa daw ako ng proposal sa kanya. Nakita niya yung mga gawa. Okay, sige, binigay ko. Ako, usually, pag may mga client akong ganun, ang first question ko is that, ano po yung art style na gusto ninyo, na nagustuhan niyo sa portfolio? Para doon siya pipili. Tapos doon din ako nakakuha. Sabi niya, gusto ko ito. Pero ayaw daw niya ng may line drawing na itim. Parang gano'n. Kasi medyo masyado na daw cartoon. So sabi ko, magbigay kayo ng peg. Para at isa lang. Kung nagbigay siya, children's book din naman. Pero walang walang line art. Line art. Oo. So parang siyang dating 3D ang dating eh. Ganun eh. So ginawa ko, binigay ko, hindi daw, mukha pa rin daw cartoons, masyado daw malaki yung mata. So niliitan ko yung mata. Hindi daw ganun, sabi niya, gusto ko yung ganito. Yung binigay niyang reference, malaki yung mata. So nung binigay niyan, sabi ko, wala nang patutunguhan to. Kasi pag ang client nagsabi ng gusto ko ng A, binigyan mo ng A, hindi, gusto ko ng B, ano na yun? Para sa akin, red flag na yun. Ano na?
Iba na yun. Hindi na kayo magkaka-align niya. So sa client ko na yun, sabi niya, ayoko niyang, gusto ko more on realistic daw. Ayaw niya na magmukha siyang renewing lang. So binigyan ko ng realistic. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya mas, alam mo yun, yung happy feeling daw na pag nakita ng bata. Eh pag happy feeling sa children's book, i-animate mo yun eh. Kumbaga, i-exaggerate mo yung mga features para at least mas maging happy, mas pag binasa. Ilalabas mo siya mismo sa reality eh. Kasi nga gusto mo mas maging happy pe. Ayaw niya daw ng ganun, pero gusto niya ganun. So, sige, bahala ka na. So, nung sinabi ko, are you still interested with this kind of thing yan? So, siya naman na nagsabi, now I don't think that we can push through with this pa. So, lalo akong nakahinga ng maluwag kaysa doon sa pinigit ko sa kanya na hindi kaya natin. Yun. So, ayun lang. Doon sa mga viewers natin na nanonood ngayon, huwag niyong pilitin. Tama yung sabi niya. Huwag niyong pilitin yung client niyo. Kung hindi niyo kaya yung style na pinapagawa nila, yung description nila, sabihin niyo sa kanila, okay lang kung gusto niyo i-try talaga. Pero wag niyo pipilitin talaga kung hindi niyo kaya. Kasi dalawa lang kayo ni client mo ang magsasuffer niyan. Okay? And always remember na hindi lang naman ikaw ang artist sa mundo. Okay? Marami pang ibang artist diyan na pwede siyang pagpagawan and marami pang ibang kliyente diyan na pwede mo pang makuha. Okay? So, ayun. At saka ano, less stress din kung hindi mo siya style kasi hindi mo siya kayang gawin talaga. Less stress para sa'yo. At hindi nga mas sayang yung oras mo, hindi ba? Kasi kaysa sa pilitin mo ng pilitin, sayang opportunity. Hindi sa sakit ulo mo. Yung iba kasi isipin, ano eh. Ito, kliyente, pera to. Eh, hindi mo naman kayang gawin. May pera ka nga, hindi mo naman kayang gawin. Di wala pa rin. Ay, naku, diba? Nakikita rin yan sa mga post, di ba? Na parang, may client po ako, paano pong gagawin ko dito? Ay, nabasa ko rin yan. Di ba? Parang ang sakit sa ulo. No? Parang pinag-ugap mo yung client, pero hindi mo lang paano gawin. Ay, dako. Siguro kung bakit. Nababasa ko yan. Nakutusan ko na to sa ulo. Eh. Pero yun nga, lesson yun guys, ha, na pag hindi nyo talaga kaya, it's okay to say no. Sabihin nyo lang sa client nyo, sorry, hindi po yan yung art style ko. Hindi po para sa akin yung project na yan. Ganun lang. Okay. So, ayun. Ian, any advice na lang sa mga newbie artists natin, sa mga gusto rin tahakin niya mga dibil-dibil style na yan? Anong advice mo sa kanila? Pag 3 a.m. mag-ano kayo ng kandila? Hindi, charot. Diba? Kaya pala, take note lang guys ha. Itong interview natin nga ito, itong Zoom call na to, 11 p.m. niya sinet. So, actually, pag 11 p.m., usually nagpapahinga na ako nito eh. Yung mga ito oras. Pero dahil si Ian to, sabi ko, sige, pagbibigyan ko. Pero nagtataka pa rin ako, bakit 11 p.m. ang oras na pinili niya? Mas tahimik kasi pag 11. Okay. Akala ko kasi may kandila na dyan sa gilid, may mga usap. Hindi, mamaya magsaset up na. Ano advice sa kanila sa mga bago natin? Sa mga newbies, gawa lang ng gawa hanggang sa makukuha nyo rin naman yung gusto nyong art style sa ano, soon lang naman. Pero ano, basta yun nga, gawa lang ng gawa, tingin-tingin sa ibang artist, to be inspired, to inspire. Tingin-tingin lang ha, kaya, hindi ko kuha. Oo, tingin-tingin lang, huwag ano, huwag kumukuha, may iba dyan. Baka ma-red flag ako na ito. Ayun, tapos ano, patuloy lang na ano, mag-practice, mag-aral. Tapos kung may katanungan naman kayo sa mga idol yung artist, pwede nyo naman natanungin. PM nyo lang. Hit and like with thoughts. Yun. Pahabol lang na question. Yung suot mong shirt, gray line. What's gray line? Isang grupo ng kulto po. Hindi, joke lang. Mga artist po sila. Mga nakaputing ano, damit. No? Mga nakaitim po kaming lahat. Hindi, joke lang. Group siya ng artist sa dito sa local scene. Iba-ibang ano, iba-ibang forte. May nasa toy, may shirt, may illustration, mga ganun. Nakakatuwa lang dito sa industry natin na to kasi lumalawak talaga yung network natin, no. Hindi ito yung ano eh.
hindi pwede pag artist ka yung solo-solo ka lang, yung lone wolf ka. Ako nung pagpasok ko sa Rayline, mas lalong lumawak yung ano eh, yung network ko eh. Doon lumawak siya ng talagang broad na yung ano niya. Sako. Kasi once na lumawak ang network mo, yung market mo kasunod yun eh. Lumalawak din yung market mo, tama di ba? Mm, tama. Oh, so doon sa mga artist natin na nagbabalak na hindi, loner lang ako, artist ako eh, kailangan dark ako, kailangan emo ako, kailangan ako lang mag-isa. Huwag niyong gawin yun kasi kailangan mo ng network sa industry natin na to. Kailangan mo ng kasama, kailangan mo ng kaibigan, katropa, kailangan mo ng ma-market yung mga gawa mo eh. Kasi pag... kailangan mo ng ano, kakulto. Kailangan mo ng kasangga, open mo din yung sarili mo sa mga ibang artist din. Kasi tulad ng sabi nga ni Ian eh, matututo ka rin sa kanila. Matututo ka sa mga art style din nila, marami kang makukuhang insights din sa kanila. So makakatulong yun sa'yo bilang isang artist. Okay. Oh, tsaka wala namang bayad magtanong sa ibang artist. Ah, wala ba? Tanong-tanong. Wala. Eh, ay, babayaran mo ba ako? Naniningil ako minsan eh. Biglang, ay, hindi, joke lang guys. Hindi. Wait lang. Ready ko lang yung check. Ayun. Kapirma-firma na lang. Kala mo, may check talaga. Hindi, guys, joke lang yun ha. Baka mamaya hindi na kayo mag-ask ng questions sa amin. Basta, yun lang. Maging mabait lang din kayo sa mga kapwa-artist ninyo. Hindi ako suplado ha, pwede nyo yung chat. Medyo dark lang siya pero hindi siya suplado ya. Tapos bigay lang kayo ng kandila. Yung malalaki na kandila. Pwedeng scented kung gusto ninyo para walang lamok o kaya makaka-relax. Ay, wag yung scented kasi ano, hindi nilalapit yung mga espiritu. Ganyan pala yun. Kaya pala walang lumalapit minsan sa akin. Kasi pala sa akin, scented. Mas nare-relax lang ako. Maya-maya tulog na rin. Ganun pala ang sikreto. Napunta na sa kulto yung usapan. So, kamusta yung mga voodoo doll mo naman dyan? Nilalabahan ko pa. Pinilabang ko. Masyado na madumi. Madugo na siya. So, ayun. If you want to check out more pa regarding kay Ian, and if you gusto nyo magpa-commission sa kanya, may papagawa kayong art, nakita nyo yung art style niya, and sakto yun sa gusto nyong project, sakto yun sa idea ninyo, sa ipapagawa ninyo, reach out nyo lang siya. Nandito rin yung link niya. May Instagram ka, no? Tama? Meron. Ayun, Art of Wicked Thoughts. Yun. So, basta lahat ng description ng mga social media accounts niya, nandyan yan sa description natin sa baba. So, go check out nyo lang. Diretso na kayong mag-inquire sa kanya kasi pag dumaan pa kayo sa akin, may 20% na na patong pa. Uy! Di ba? 25? Ay, 25 yung usapan natin. 25? Basta yun guys, diretso na kayo sa kanya. Basta click nyo na yung mga description dyan para kayo na lang mag-usap kung anong klaseng style ng DBL ang gusto nyong ipagawa sa kanya. Pero sabi nga niya, hindi lang naman dun siya nakabox. So, marami pa siyang, pag nakita niyo yung account niya, marami pa kayong mga visuals doon na makikita. And then, I'm sure naman, meron at meron kayong magugustuhan doon. So, kontakin niyo lang si Ian doon sa mga accounts niya na yan. Okay? So, any last words? Pangit pakinggan, last word. last message. parang matutulog po, na ba? Parang pagising pa lang natin eh. And anong last message mo na lang sa mga viewers natin? Simple lang, huwag magnakaw ng design. Yeah. Yun lang. Since nabanggit mo yan, huwag magnakaw ng design. Naku! Red flag na ako. Red flag na. Why, ano, gusto ko lang mabigyan mo lang sila ng, ano, ng idea lang dyan, ng opinion mo. Kasi para sa ibang artist, kinuha ko lang naman to. Parang para maging inspiration ko. Ano ba yung para sa'yo? Para saan ba yung pag sinabi mo na, hindi, kinuha mo na eh, ninakaw mo na. Magkaiba kasi yung ano, rip-off tsaka parang inspiration lang. Ah, inspiration. Parang, okay. Oo. Kaiba yun eh. Pag rip-off kasi parang kinopya mo na talaga eh. Lahat. Kahit sabihin mong binago mo pa yung ulo, yung ano, rip-off yun eh. Basta magkaiba. Yung iba kasi ngayon na nababasa natin, alam mo na, pinipilit nila na ano nga daw yun, hindi daw rip-off. Pero sa atin na mga nasa mga matatanda na, alam na natin. Sobra ko naman makatanda. 25 pa ako. Ayun,
Basta ano lang, iwas lang sa ano, sa rip-off. Kaya nakaw. Bakit? Ayan. Bakit sila iiwas doon? May sasani ba na masamang spirit? Be, issue. Alam mo na, issue. And it's never ano, it's a... Tsaka mahirap pag naanuhan ka ng... Pag naaktuhan ka ng may-ari talaga mismo. Mm-hmm. Mahirap na. Oo. And it's never a cool thing na kunin mo yung hindi sa'yo tapos sasabihin mo na sa'yo pala. Di ba? Mm-hmm. Parang ganun. Minsan pwede mo rin naman ipaalam sa ano. Mare, kilala mo yung artist na gumawa nun. Tanungin mo, kausapin mo kung pwede bang ganito. Diba? Malay mo, bigyan ka pa ng idea niya. I think maganda yung sinabi mo na yun, magpaalam dun sa artist. Kasi sometimes yun lang naman ang kulang sa atin. Halimbawa, ako, may kumuha ng art style ko or ng art style mo. I think pag nagpaalam lang naman sila, sasabihin mo lang naman, sige, okay lang, sige. Gawin mo inspiration, gawin mo ano, a reference mo, walang problema sa akin. Pero once na nakita mo kasi na, uy, parang nakalusot to ha. Hindi yata to nagdumaan sa approval ko, parang ganun. Dami ngayon, nakikita. Sarap nga ipo sa garp eh. Teka nga, erase ko na yung kinuha ko rin sa'yo. Teka lang. Uy! joke lang. Hindi yun. So it's never a cool thing talaga na kumuha ka ng art ng ibang artist din. Kasi hanggang kailan mo gagawin yan kung ganun ang gawain mo. Paano ka mag-i-improve kung yan lang laging ginagawa mo? Oo nga. Yun lang yun eh. So, kuha ka lang ng kuha. Paano pag di na nag-improve si Ian? So, hindi ka na rin mag-improve kasi hindi ka lang nakuha sa kanya. Paano pag naging maka-Diyos na ako? Oo. Hindi pa, wala na. Wala na lahat. Hindi ko nga, hindi na yung kita nyo sa ano. Hindi, yun na. So, yun lang guys. Iwasan nyo yung mga ganun. Okay? Pwede shout out? Go! Sige, shout out. Kung may babatiin ka, go. Shout out sa Gray Line Family. Yun lang naman. Gray Line. Hi, boys. Shout out din niya ni Lester nung na-interview ko siya dito. Mga nabanggit din niya yung Gray Line na yan. Diyan nga din daw siya nagsimula. So, may mga artist dyan na gustong magsimula. Gray Line, pasok. Mga ilang paddle ba? Konti lang naman yata eh, no? Ang dami kasing dadaanan. De, charot lang. Dadaan kay Lester. Dadaan sa'yo. Dadaan kay Dadaan ng ng voodoo dahil tutusok-tusukin muna namin. De, joke lang. Then, kinukulam pala. Basta guys, reach out nyo lang din sila. Kung if you have any question regarding sa mga art styles nila, kung paano yung nila. Open naman yung page ng Gray Line. May sasagot naman lagi doon. Hmm. Check nyo na. Chat robot nga lang. Would you... diba? May sasagot robot nga lang. Thank you for ano. We will get back to you after a ganito. Automated lang pala. May sasagot naman. Automated nga lang. Okay. Automated lang. Okay. So, ayun guys. Hopefully, no, na naging masaya din ang pag-stay nyo dito sa panonood habang kasama natin ang ating magiting at magaling na artist na si Ian. And I'm sure meron ulit tayong natutunan regarding ngayon sa mga napag-usapan natin regarding sa mga kulam, sa mga bududal, sa mga... Iba pala yung natutunan nila. If you have any comments, questions, suggestions, or any violent reactions regarding dito ngayon sa mga napag-usapan natin, please comment it down below na lang din, okay? Ready na lang po sa red flag. Ready na lang sa ma-flag tayo as copyright pala. Anyway, basta yun guys, if you have any questions, comment down lang kayo dyan, okay? And kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng content, mag-interview pa tayo, makasama pa natin yung panating artist, hit niyo lang yung like button natin ngayon para at least malaman ko na interested kayo sa mga ganitong klaseng content natin. And kung first time mo dito sa channel natin, subscribe ka na rin para at least i-click mo na rin yung bell button na yan para ma-remind ka sa mga susunod pa nating content na ilalabas. Okay? So ayun, Ian, maraming salamat ulit. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagkakataon. Thank you. I know na super busy ang schedule mo and yung oras mo is baliktad sa madaling araw pagising. Pero at least, medyo nagawa mo ng time. Magpe-prepare pa ako ng kandila at yung bilog ko rito.
Okay guys, so ayun, maraming salamat talaga sa pag-stay tune nyo dito sa amin. Kasama natin ang artist natin na si Ian. And ayun, basta nagagala kami at nakasama namin kayong lahat ngayon. So thank you so much guys for watching this video. My name is PJ Valencia and you're watching Fishline Creative Vlog. Ayos! Okay. Ooh.